Latest requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ng mga naka-wife or husband visa. And I think guys, pareho lang din ito sa tinatawag na family visa basta ang sponsor ay isang overseas Filipino workers or isang OFW. Base ito sa mga naka-experience ng parehong sitwasyon. At nagtanong-tanong din ako sa mga kilala ko na kasama nila ang asawa nila dito sa UAE at sa iba pang bansa na under ng husband or wife visa. May nagawa na nga akong video noon tungkol dito, pero may mga nawala na sa requirements kagaya na lang ng PCR test at vaccine certificate. Hindi na siya requirements ngayon kapag uuwi kayo sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa. So, ito ang mga requirements kapag uuwi sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa under ng wife or husband visa. Actually guys, kapag pauwi kayo sa Pilipinas ay tatlong dokumento lang naman ang kailangan nyong dalhin or i-prepare. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, at isa pa sa pinakamahalaga ay ang inyong e-travel arrival card registration. Sa mga hindi marunong mag-register or sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito, lalo na't may malaking pagbabago sa pag-register sa e-travel. Hindi na kagaya dati na pwede kang gumamit ng kahit anong email address. Pero ngayon ay kailangan nyo nang gumawa ng account. So bisitahin nyo na sa description ng video na ito or sa pinned comment dahil dun ko ilalagay yung video tutorial para may guide kayo. At eto naman ang mga requirements pabalik sa ibang bansa na kapag ang nag-travel is yung asawa, is under ng visa ng asawa niyang OFW or ng Overseas Filipino Workers. Number 1, ang kanyang OEC. Yung OEC ng OFW na naka-under sa visa niyo. Kapag expired naman yung OEC ng OFW, ay pwede naman siya mag-acquire ng OEC exemption gamit ang kanyang PAPSBAM account. Number 2, yung valid visa ng OFW. Number 3, yung valid contract ng OFW. Number 4, valid certificate of employment ng OFW. Yan guys ang mga documents na kailangan nyong hingin sa OFW na asawa nyo na naka-under sa visa nyo, mapa-wife man or husband visa. Puwera sa mga yan, eto pa ang mga requirements na kailangan nyong i-prepare. Proof of relationship kagaya ng marriage certificate at yung visa na under ng asawa mong OFW, ang inyong passport, ticket at ang inyong e-travel departure card, QR code o registration. Sa mga hindi marunong mag-register sa e-travel departure card kapag pabalik na sa ibang bansa, ay meron din akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Advice naman ng iba na kumuha daw kayo ng tax exemption certificate sa Polo Office sa ibang bansa para daw hindi na kayo magbayad ng travel tax kapag pabalik na kayo sa ibang bansa kapag ang nag-travel is yung asawa ng isang OFW na under ng visa niya. Pero kung wala kayong tax exemption certificate, ay kailangan nyo magbayad ng travel tax sa airport kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Wala akong idea kung paano kukunin ang tax exemption certificate na ito. Pero mas maigi na makipag-ugnayan kayo sa Polo Dubai or sa Polo Abu Dhabi or sa Polo kung nasa ang bansa kayo. Take note pala guys na magkaiba ang sponsorship ng wife or husband visa ng isang overseas Filipino workers or ng OFW sa mga naka-permanent residence visa sa ibang bansa. Dahil yung under ng OFW ay mostly yung mga documents ng OFW ang kailangan ipakita sa immigration. Pero yung mga naka-permanent residence visa ay wala akong idea. Sa mga first time naman na pupunta sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa United Arab Emirates, na family sponsored ang travel, ay kailangan nyo ng affidavit of support. Dahil ito ang madalas na reason kung bakit na-offload ang mga ini-sponsor nyong kapamilya nyo kapag pupunta dito sa UAE. At sa mga OFW na may mga parehong sitwasyon at naka-experience nito, at pati rin sa mga permanent residency na sa ibang bansa, kung ano-ano ang mga requirements na hinanap sa mga ini-sponsoran yung kapamilya nyo nung pumunta sila sa ibang bansa. I-share nyo naman sa comment section ng video na ito para matulungan naman natin yung mga nagtatanong. Maraming maraming salamat!
So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!